Hi mga ka-first! Hi guys! Ito na po ang ating payment terms part 2. Sa wakas, after 2 years, masusundan din siya. Para po sa mga hindi pa pala nakakapanood ng payment terms part 1, yung payment terms for beginners, ilalagay ko po sa description box yung link na yun po muna yung una nyong panoorin. Kasi marami po tayong jargons and technical terms na in-explain natin doon and hindi na po natin siya uulitin for this vlog. Okay, ang gagawin po natin for this vlog is i-explain po natin yung mga topics about payment terms na hindi natin napag-usapan or hindi natin na-discuss dun sa part 1. Para po sa mga first time ako mapanood, hi guys! Welcome po to our channel. Ako po si Romina Babihes. I usually make vlogs about real estate, particularly about first park homes. So, hindi na po natin patatagalin guys at meron na lang po akong less than 2 hours para mag-vlog. Yeah, so dyan lang po kayo and stay tuned! Okay, for this vlog, hahatiin natin siya into 3 segments or 3 topics. Part 1 is kung anong difference ng spot cash and spot down payment kasi marami pa rin nalilito dito. Part 2, i-discuss po natin yung mga payment options for the balance, kung ano yung mga available na financing kay First Park Homes. And part 3, ano ang pwedeng gawin kung halimbawa hindi tayo pumasa kay bangko? Pwede bang i-refund yung nahulog natin? Huwag nyo pong skip dun sa dulo, ha? Nako, makikita ko po yan. Start na po tayo. So, dun muna tayo sa part 1. Part 1, spot cash versus spot down payment. So, na-discuss ko na yung spot cash last time. Again, panoorin po muna yung part 1 bago ito. Ang nabanggit po natin sa spot cash or pag narinig nyo yung word na spot, it means on the spot na bayad. Okay, gets niyo po ba yung simplified version ko ng spot payment? Spot payment means lump sum. Isang bagsakan na bayad. So, ang difference po ng spot cash versus spot down payment is, si spot cash, kung magkano po yung TCP natin, let's say for example, 1 million. Yung buong 1 million po or yung 100% ng TCP natin, yun po ang babayaran nyo on the first month. Okay, so yun po ang ibig sabihin ng spot cash. For the spot down payment naman, guys, kung magkano po ang down payment na pinili nyo, let's say for example, 10%. So yung 10% down payment, yun po ang ilalump sum natin or yung babayaran nyo on the first month. Eh, Ma'am Romina, what happens after paying the spot down payment? Ano na yung next step? I-apply na po namin kayo agad for bank financing. Clarify ko lang guys kasi meron pong misconception dito. Let's say ang original payment term nyo is 12 months. Tapos nag-spot down payment ko on the first month. Ang misconception is for the second to 11th month, for the second to the 12th month, wala ka nang babayaran. Kasi binayaran mo na yung buong down payment mo on the first month. Guys, hindi po totoo yun. Wala po tayong payment holiday. After nyo po mag-spot down payment, i-apply na po kayo agad for bank financing. For the part 2 naman, guys, ang pag-uusapan po natin is payment options for the balance. Para mas madali nyo pong ma-appreciate, guys, pwede po natin i-summarize yung mga payment terms na available kay First Park Homes into 2 categories. So, cash payment and financing. Under cash payment, guys, we have spot cash and deferred cash. Again, na-discuss na po natin siya sa part 1. Hindi na po natin siya uulitin dito. Under financing naman, mostly dito tayo magpo-focus, guys, kasi ito yung hindi natin napag-usapan last time. So, under financing, we have bank, we have pag-ibig, and we have in-house financing. To help you better understand, guys, under cash payment, dito po wala tayong down payment or equity na tinatawag. Kasi yung buong total contract price or yung buong TCP po is sa company natin diretso binabayaran. So dahil walang financing institution na involved, wala po tayong interest. 0% interest tayo guys kasi wala po kayong inuutangang financing institution para bayaran si company. Gets po ba? So, hindi kayo mangungutang kay bank, hindi kayo mangungutang kay pag-ibig, hindi kayo nangungutang kay in-house. So, diretso po tayo nagbabayad kay company, kaya wala pong interest yung cash payment.
Under financing naman, guys, again, we have bank, pag-ibig, and in-house financing. Kapag sinabi po nating financing, guys, it means manghihiram ka as a buyer. Mangungutang po tayo sa isang financing institution para abonohan yung remaining balance nyo at bayaran si First Park Homes. And that being said, wala po tayong financing institution sa Pilipinas na yung buong total contract price ng unit mo is uutangin mo sa kanila. Okay, sa madaling salita po, wala po tayong financing institution sa Pilipinas na pumapayag na yung buong pambayad mo ng unit mo is hihiramin mo po sa kanila. Yun po ang reason kung bakit tayo mayroong down payment or equity na tinatawag. Sa down payment, guys, diretso po tayo sa company nagbabayad. So, kung magkano yung remaining balance nyo, guys, or yung hindi nyo pa nababayaran sa down payment, yun po ang uutangin natin via financing. So dahil utang siya, at tatandaan po natin, guys, business po ang pagpapautang. Natural po, merong interest yung inuutang natin. Kaya nga po, lagi ko din sinasabi sa clients ko, guys, hanggat kaya nyo, kung kaya nyo lang naman, lakihan na po ang down payment. Bakit? Kasi ito po yung period na wala pa kayong binabayarang interest. Sulitin nyo na, guys, yung time na diretso pa kayo kay First Park Homes nagbabayad. So, instead of 10%, kung kaya nyo naman ng 15%, 20%, or 30%, gawin nyo na. Para yung merong interest, para yung uutangin nyo kay banko, instead of 90%, magiging 85% siya, or 80%, or 70%, para pati yung monthly amortization nyo, lumiliit din. Mas maliit po na loanable amount means, mas maliit din po na monthly amortization. So, mas maliit po yung monthly na babayaran nyo kay banko. Tapos ito, guys, nabanggit na rin natin dun sa vlog ko na paano pumasa kay bank. The lower the loanable amount is, the lower the required salary is. Okay, so mas mababa po yung uutangin nyo kay banko, mas mababa din po yung required salary na kailangan. So madami pong advantages kapag nalalakihan ang down payment. Punta naman po tayo sa different types of financing institution. So start po muna tayo kay bank financing. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, guys, one of the advantages kay First Park Homes is developer-assisted po ang loan application natin. Meaning, unlike other developers na pagtapos mo mag-down payment, hands-off na sila, whether or not pumasa ka kay bank, hindi ka na nila responsibility. Dito po kay First Park Homes, si company po mismo ang mag-a-apply ng loan application natin sa mga accredited banks niya. So naturally, mas mataas po yung chance natin pumasa kay bank kasi nga developer-assisted tayo. And imagine nyo, guys, yung convenience, hindi na ikaw mismo yung pupunta sa mga banko para magpasa ng requirements. Dito po kay First Park Homes, we have our own accredited banks. And depende po sa construction percentage ng unit mo, doon po kayo i-a-apply ni First Park Homes. Let me explain. So even though marami po tayong accredited banks, iba-iba po kasi ng requirement ang mga banko when it comes to percentage of house construction. Which is again, in-explain ko po siya dun sa vlog natin na paano po masakay bank. Lalagay ko na lang po sa description box yung link. Panoorin nyo na lang po after. So for example, si Bank of Commerce and si Security Bank, if I'm not mistaken, at least 30% yata ng house construction yung requirement nila before sila mag-grant ng housing loan. So meaning, dapat yung bahay mo at least 30% ng gawa para mag-qualify ka ng housing loan kay BOC or kay Security Bank. Si Sterling naman and si BPI, hindi lang ako sure, ha? Double check nyo pa din. Pero parang at least 50% house construction yung requirement nila. Again, do your own research, hindi ako sure. Si BDO naman is minimum of 60% house construction. So, iba-iba per bank. Si China Bank Savings, siya lang po ang natatanging banko na nag-a-approve ng housing loan even though yung unit mo is 0% house construction pa. Kaya magtataka kayo, guys, majority ng clients ni First Park Homes is kay China Bank Savings na approve. Baka mamaya isipin nyo, si CBS lang ba yung partnered banks natin? Hindi po. Most likely kasi, yung unit na kinuha natin is kay China Bank Savings palang qualified. Lalo na kapag pre-selling po yung kinuha natin. So, malaking risk po kay China Bank Savings yon. Reason why, isa po sila sa pinakamahigpit na banks in terms of qualifying borrowers or qualifying applicants. Okay, going back, si bank financing lang po talaga yung number one option natin when it comes to housing loan. So, hindi po talaga tayo nag-o-offer ng in-house financing and pag-ibig financing as an option. For me to explain why, kailangan po muna natin i-discuss si in-house and si pag-ibig. Unahin na natin si in-house.
i-last natin si Pag-ibig Financing. For in-house financing, yes, mas lenient siya sa requirements, pero, and it's a big pero, mas mataas po ang interest rate ni in-house. Ang interest rate ni in-house is naglalaro between 14% to 18%. So, times 2 or times 3 ni bank. Reason why, hindi po talaga tayo nag-o-offer ng in-house financing as an option. So, pag nag-reserve si buyer, hindi niya pwedeng sabihin na, ay, gusto ko kay in-house mo ko i-apply. No. Kay bank financing po muna namin kayo i-apply. And kapag talagang hindi kayo pumapasa kay bank, saka lang po namin kayo i-endorse for in-house financing. Kumbaga, plan B lang po talaga si in-house, last resort lang po siya para sa mga clients na hindi qualified kay bank. Bakit po mas mataas ang interest ni in-house financing? Kasi po, compared to other financing institution, si in-house po ang may pinakamataas na risk compared kay Pag-ibig and kay banko. Like I said earlier, mas lenient po sa requirements si in-house. Which means, nagpapautang pa din po siya kahit meron kang existing loans, kahit meron kang canceled cards or credit cards na hindi binayaran, kahit na hindi qualified yung age mo. So, si in-house po ang may pinakamataas na risk pag nagpautang po siya sa buyer. Eh, Ma'am Romina, paano po yun? Meron akong existing na car loan. Pero, 2 years na lang naman, mababayaran ko na siya. 2 years na lang, fully paid na ako dun sa existing ko na car loan. Like I said earlier, i-apply po muna namin kayo kay bank financing. Kasi possible pa rin naman po kayong pumasa. Depende siya sa paying habits mo dun sa existing loan mo. Tsaka, depende rin siya sa laki ng monthly income mo. So, maraming factors. Pero, let's say, ayun nga, hindi ka pumasa talaga because of your auto loan, pwede ka naman munang mag-in-house financing for the meantime. Tapos, until ma-fully pay mo na yung existing auto loan mo, i-apply po ulit kayo ni First Park Homes kay bank. Yes po, si First Park Homes pa rin po ang mag-a-apply or magpo-process ng housing loan natin from in-house to bank financing. And by that time naman, pag nakita naman ni bank na diligent ka pa rin magbayad despite na, ayun nga, ang taas ng interest rate ni in-house, by that time naman, mas mataas na yung chance nyo ma-approve kay bank. Given na, ayun nga, hindi kayo nangutang ulit or hindi kayo nagkaroon ng canceled cards, good credit pa din kayo. So, ayun, si First Park Homes pa rin po ang mag-a-apply sa inyo from in-house to bank financing. I'll discuss more of this sa later sa part 3. For Pag-ibig Financing, guys, medyo mabilis lang po yung explanation natin dito. Kung napanood nyo na po yung vlog ko na paano po masakay bank, matatandaan nyo po doon na ang in-explain kong requirement ng house construction ni Pag-ibig is 100%. So, kung sila BDO 60%, sila Security Bank 30%, si Pag-ibig po 100% po yung requirement niya na house construction. Meaning, dapat po RFO na yung unit natin, gawa na yung bahay para mag-qualify po tayo ng loan application kay Pag-ibig Financing. Reason why yung option na to, guys, is hindi siya applicable for most of our projects kasi, ayun nga, majority ng projects natin are pre-selling. Now that we've discussed the different types of financing, pag-usapan naman po natin yung ibang available na payment options for the balance. Para po sa mga tapos ng mag-down payment at nagbago ang isip, ayaw ng mag-bank financing, you have 2 options. Yes, you've guessed it. Pwede po tayong mag-spot payment or mag-deferred payment. Again, kapag po cash payment, whether spot payment or deferred payment, kapag diretso po tayo kay company nagbabayad, wala pong interest yung hinuhulog natin. Pero, eto lang guys, for lump sum payments, kapag ka yung balance na po ang ika-cash natin, wala na pong discount na available kapag sa dulo po tayo nag-spot. Okay? Meron lang po tayong discount kapag yung spot payment is on the first month natin ginawa, hindi po yung balance. Again, uulitin ko po, for spot down payment and for spot cash, sa umpisa lang po tayo merong discount. Kapag sa dulo po tayo nagbayad ng cash, wala na pong available na discount. Guys, paulit-ulit na po tayo ha, baka itanong nyo pa yun sa comment section. So, yung last payment option natin for the balance is deferred cash. Again, para po sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1, panoorin na lang po kasi hindi ko na i-explain kung ano ibig sabihin ng deferred cash. Pero dun po sa part 1, in-explain natin na ang maximum period for deferred cash is
24 months lang. Pwede pong mas maiksi sa 24 months, kung gusto nyo ng 12 months lang or 18 months lang, pwede naman po yun. Hindi lang po tayo pwedeng lumagpas ng 2 years. Bakit natin pinag-uusapan si deferred cash? Let's say, ayun nga, yung binanggit nating scenario kanina. Kunwari tapos ka ng mag-down payment, tapos nagbago yung isip mo, ayaw mo nang mag-bank financing. Kaya lang wala ka namang 1 million plus or 2 million plus para bayaran ng isang bagsakan yung remaining balance mo. So yung isang option po is, pwede nyong i-deferred cash yung remaining balance nyo. Ang catch lang po is, kung nakailang months ka na po ng down payment, ibabawas siya doon sa 24 months. Halimbawa, naka 10 months ka na na down payment. Yung 10 months na na-consume mo, ibabawas siya doon sa 24 months. So, 24 minus 10 months, meron ka na lang 14 months para isettle yung remaining balance. Kumbaga, 10 months down payment, 14 months balance. Kaya ako guys, mas recommended ko talaga na kung gusto nyong mag-cash payment, dapat reservation pa lang, yun na agad yung piliin yung payment term. So for example, yung sinabi ko kanina, kung gusto nyong mag-spot cash, dapat reservation pa lang, piliin nyo na agad spot cash para ma-avail nyo po yung discount. Ganun din dito kay deferred cash. Kung gusto nyo pong mag-deferred cash, dapat reservation pa lang, yun na agad yung piliin nyo, deferred cash na agad. Para equally distributed po yung magiging monthly payment natin. So, kumbaga yung buong total contract price, hahatiin siya equally in 24 months. Ang ini-encourage po kasi natin dito guys, or ang ini-encourage ko talaga guys, is reservation pa lang, mag-decide na po tayo kung ano yung gusto nating payment terms. Part 3 na po tayo, ano ang pwede nyong gawin kapag ka na-disapprove po yung loan application nyo kay bank financing? Pwede po ba kayong mag-refund ng nahulog nyo na? Okay, explain ko na po. So, kanina nabanggit natin na kapag hindi po kayo na-approve kay bank, i-endorse po kayo ni First Park Homes kay in-house financing. And ito guys, depende po sa reason kung bakit kayo na-disapprove ni bank, dun po magde-depend kung gaano kataas yung interest na ibibigay sa atin ni in-house. Kapag ka ang reason po natin kung bakit tayo na-disqualify kay bank or na-disapprove yung loan application natin is adverse, may tinatawag sila dun eh, parang adverse record or severe case. Hindi ko alam yung tawag, basta may sinasabi silang adverse. Na-research ko na guys, adverse credit history. So ano yung mga example nun? Unsettled loans or delinquent debts with late or delayed payments. Ano pa, may hit kayo sa CMAP, meaning meron kayong canceled cards or yung meron kayong mga existing loans na sobrang laki na hindi na kaya ng salary nyo na mag-loan ulit. Ano pa, overage or marital issues. So pagka ganun po ang findings ni bank sa atin, sa account natin, kapag adverse record po yung nilagay nila, automatic po ang interest rate na ibibigay sa atin ni in-house financing is 14 to 16% agad. Kasi hindi na nila kayo pwedeng i-apply ulit kay bank financing. Pero let's say, findings nila sa account nyo is bankable pa, which means currently at the time of loan application, hindi kayo qualified. Pero after a certain period of time, magka-qualify naman ulit tayo. Anong example? Kunwari, during the time na loan application, wala kayong ma-provide na payslips or a certificate of employment. So pagka ganun po yung finding sa atin, 9% po yung, ang alam ko ha, 9% ang ibibigay sa inyo na interest rate for in-house financing. Tapos, let's say after 6 months, may mapoprovide na kayong payslips and job contract. Si First Park Homes po ulit yung mag-a-apply sa inyo from, yung in-explain ko kanina, from in-house financing to bank financing. Pagka ang findings nila po sa account ninyo is bankable pa, yung pinakamababang interest rate po yung ibibigay nila sa inyo ni in-house financing. Tapos, let's say, ayun nga, ayon yung mag-in-house financing. Yung in-explain ko po kanina sa part 2, you can always pay it in cash naman. Kung hindi kayo pumasa kay bank, pero you can pay it in cash via spot payment or deferred payment, pwede rin po yun. So, yun po yung mga available payment options natin for the balance kung halimbawa hindi kayo pumasa kay bank. And then, as a last resort, you can always sell it naman sa kamag-anak. Yun lang po yung catch natin. Kapag ka during down payment po kayo nagpasalo or nagpa-assume balance, dapat po relatives yung sasalo. Kasi as per company policy, hindi po pwedeng magpasalo sa hindi kamag-anak during down payment.
So as much as possible guys, kung magpapasalo kayo sa kamag-anak, dapat po meron kayong similar na apelido. Either surname or middle name para madaling i-justify na relatives talaga kayo. Or as long as kaya nyong i-justify na magkamag-anak kayo, pwede po yon. Ano yung implications kapag ka hindi kamag-anak yung sasalo? Mag-a-apply na po yung current price ng unit natin. For example, ako. Nakakuha ako ng unit ng 2020, 1.7 million lang. Pero 2022, plano ko na siyang ipasalo, tapos yung new buyer, hindi ko kamag-anak. Kunwari, yung unit ko na 1.7 million nung 2020, naging 2.2 million na siya ngayong 2022. Yung 2.2 million or yung current price ng unit ko, yun na po yung magiging bagong TCP ng new buyer. Hindi niya po ma-avail yung TCP ng unit natin. Last but not the least, sasagutin ko na po yung tanong ninyo, refundable po ba yung nahulog ko? Guys, non-refundable po ang reservation fee and down payment. Okay, nasa contract to sell po yun or nasa CPA na pinirmahan natin. Events of default, voluntary backout. Effects of default, forfeiture of all payments made. So ngayon alam nyo na guys, non-refundable po ang reservation fee at down payment natin. Kapag may agent po kayong kausap at nangako sa inyong pwede mag-refund, alam nyo na. Not unless nag-spot cash po kayo or nag-deferred cash for 24 months. Basta naka 2 years na payment kayo, pwede kayong mag-refund. Pero for sure yan guys, hindi nyo na siya marirefund ng 100%. As per Maseda Law, 50% na lang po yung pwede nating i-refund. Kaya nga po, like I always say, mag-research po bago maglabas ng pera. I-research si developer, i-research si agent. Make sure yung agent nyo po kayang maging honest sa inyo kung talaga bang qualified kayo or hindi. Kasi baka mamaya, nagsabi na kayo ng concern nyo na hindi kayo nakapagbayad ng ganito, ng ganyan, overage na kayo. Pero sinabi nila qualified pa kayo for bank financing. Do your own research as well. Wag lang po tayo mag-rely sa sasabihin ng agent. And yeah, make sure na yung kausap yung agent, kaya kayong i-qualify for bank financing. Hindi ko na po patatagalin guys dahil late na po ako sa meeting namin. Yeah, so next vlog natin, gagawa ako ng payment terms part 3. Didiscuss po natin si loan difference. Okay, bye-bye!